Pangalawang karapatan ng mga anak, mga alipin ni Allah, especially sa mga ama, ay yuhsina adaba. Kinakailangan kontrolin, pagbutihin ang pag-aalaga sa kanila o pagtatarbiya sa kanila, pagdidisiplina sa kanila. Pero ito ang masakit at nakakaligdaan ng karamihan, mga alipin ni Allah. Alam niyo po ba na ang pinakaunang maksud sa pagtatarbiya, pagdidisiplina ng mga anak? Alam mo ba? Ikaw na ama, sa kada to, dakapan makapangaruma, dakapan babawata, dakapan makambal sa mamuri at taong ka, na hak o ata kami pangilubaka sa suti umi. Ayaman o to nandudun su agama, pangilubaka sa mapagumi umi, umawata ka, andudun su agama, amat mbiatiran si ku agama Islam. La hawla wala quwata illa billah. Wala ka pang asawa, ikaw na binata, ikaw na lalaki, wala ka pang asawa, hak na ng magiging anak mo na ihanap mo siya ng tama, dalisay, mabuting babae na nasa kanya ang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. La hawla wala quwata illa billah. Yan ang ikalawang karapatan ng mga anak sa kanilang mga magulang. At ikatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, anong sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an? Anong sinabi ni Umar ibn al-Khattab? Ayu'allimahu al-kitab. Subhanallah. Ituturo sa kanya. Ididisiplina sa kanya ang Quran. Didisiplinahin siya sa pamamagitan ng Quran. Tarbiya na ka sa kapmadrasa. Andaman ay mabatiyan sa Quran. Sabot niyan sa Quran. La hawla wala quwata illa billah. Nagawa niyo na po ba ito, mga alipin ni Allah? Bago mo ireklamo ang inyong mga anak. Subhanallah. So nagsalita ang bata nung narinig niya ang karapatan niya sa kanyang tatay. Anong sabi ng bata? Ya Umar, alam mo ba kung bakit ako suwail sa magulang? Alam mo bang bakit hindi ko kilala ang nag-iisang Panginoon? Bakit hindi ako nakakasamba? Bakit? Dahil sinabi ng binatilyo, una, binigyan ako ng pangalan ng aking mga magulang na pangalang walang katulad. Anong pangalan niya? Ang pangalan ni Ju'lan. Ju'lan. Ang Ju'lan, depende sa paggamit ng sentence sa jumla. May Ju'lan na ang ibig sabihin neto ay for sale. La hawla wala quwata illa billah. For sale ang kanyang anak, binibenta niya. May Ju'lan na ang ibig sabihin neto ay insektong dumadami. Sa madaling salita, virus. Virus yung anak niya. La hawla wala quwata illa billah. Pangalawa, ang tatay ko nakabuntis at ang nanay ko'y nabuntis na siya ay kulang sa tornilyo. Kurang sa tanga. Kurang sa sipot. Nagyutoy umiyakan. Nagzina sila. Nangalunya silang dalawa. At ako ang naging resulta. Kautusi umisa kirida karsada. La hawla wala quwata illa billah. Ikatlo, never akong turuan ng aking ama, ni never niya akong idisiplina. Kilala rin si Allah. Basahin ang Quran, magmadrasa. La hawla wala quwata illa billah. So anong nangyari? Anong nangyari, mga alipin ni Allah? Tinawag ni Umar ibn al-Khattab yung ama, at yung ama ang nilatigo ni Umar ibn al-Khattab. Subhanallah. Tapos ngayon, nire-reklamo mo ang iyong anak, ikaw pala ang nagkulang. Ikaw ang nagkulang, kapatid, sa pananampalatang Islam. May mga magulang, natigyan o tuwa, asara minirampayak nun. Nakiasukudan, mali ka dyan, kapatid.
Mali na sabihin mong importanteng na ipahiwati ko sa kanya. Mali. As long as nabubuhay ka, nabubuhay siya, tatay at tatay ka pa rin. Gawin at gawin mo pa rin kung ano ang karapatan ng anak mo sa iyo. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Nagsasala ka, nasan ang iyong anak? Nagjujuma ka, nasan ang iyong anak? Nag-hajj ka, nasan ang iyong anak? Gumagawa ka ng mabuting pagsamba, pero nasan ang iyong anak? Nasan? May nakakaligtan ka. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Ano sinabi ni Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Subhanallah. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Makatotohanan na sinabi ni Allah, o kayong mananampalataya, ang ilan sa inyong mga asawa, ang ilan sa inyong mga anak ay matindi ninyong kalaban. Subhanallah. Bakit? May posibilidad na sila ang maging dahilan ng pagpasok mo sa impyerno at may mga posibilidad na sila din ang magiging dahilan ng pagpasok mo sa impyerno. Subhanallah. Kaya sabi ni Allah, fahdaruhum. Pag-ingatin niyo sila. Subhanallah. Warningan niyo sila. Babalaan niyo sila. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nawawala sa atin ito. Subhanallah. Sinabi ni Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sabi ni Allah, Qu anfusakum, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa apoy ng impyerno. Alam mo kung bakit gumagawa ka ng mabuti sa mga oras na ito? Dahil nililigtas mo ang sarili mo sa apoy ng impyerno. Pero may nakakaligtaan ka, kapatid. Anong nakakaligtaan mo? Ang iyong pamilya. Ang inyong mga anak. Subhanallah. Bakit? Allahu Akbar, mga alipin ni Allah. Inuulit at inuulit natin, pag-ingatan nyo sila. Bakit? Dahil magiging kasangkapan sila, na sila ang magiging kasangkapan sa pagpasok nyo ng impyerno, at ganun din naman na sila ang magiging kasangkapan sa pagpasok nyo ng